Mahigit 200 taong heritage house sa Vigan City na napinsala ng Lindol, hindi pa rin naisa sa ayos dahil sa kawalan ng pondo. Narito ang report. Ngayong araw, isasagawa ang nationwide simultaneous earthquake drill para sa unang quarter ng 2023. Ito'y upang ihanda at paalalahanan ng bawat individual kung anong dapat gawin sakaling tumama ang malakas na lindol. Pero kamusta na nga ba ang mga naapektuhan at napinsalang struktura sa lindol noong July 27 at October 25, 2022 sa Hilagang Luzon? Kabilang sa pinaka-napuruhan ng lindol noong July 27, ang heritage houses ng Vigan City. Isa rito ang century-old house ni na Lola Caridad na higit 200 taon na ang tanda. Sariwa pa umano sa kanyang alaala kung paano wasakin ng lindol ang kanilang tahanan. Palakas ng palakas yung pagyanig. Tumayaw ako, humawak ako doon sa haligi. Magkahalong lungkot, takot. Eh, hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Ayon sa Vigan Tourism Office, hinihintay umano nila ang hakbang ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA para sa rehabilitasyon ng mga napinsala ng lindol. Marami ring nasirang himpilan ng pulisya sa Ilocos Sur. Sinimulan na ang rehabilitasyon noong Enero. Matapos ang halos 8 buwan mula nang tumama ang magnitude 7 na lindol sa Abra, unti-unti nang bumabangon ang mga naapektuhang residente. Kagaya ng pamilya Brazil sa Barangay Santa Rosa, Banguet, nagsisimula na silang magpaayos ng kanilang nasirang bahay. Nagpapaayos na kami ng bahay namin na natatanggap namin ng tulong. Sana hindi na mauulit yung paglilindol. Habang ang bahay ng pamilya Bautista na naunang gumuho noong Hulyo, inabot ng halos 2 buwan ang demolisyon. Sa kabila ng natanggap na cash assistance mula sa DSWD at NHA, hindi umano sapat upang makapagpatayo muli ng bahay. Sana meron naman kaming mahasahan sa ating gobyerno na mas malaking tulong dahil alam namin na maraming tulong galing sa ibang bansa ba yun. Pero hindi namin feel na meron. Sa tala ng PDRRMO, umabot ng mahigit 500 ang totally damage, habang halos 24,000 ang partially damaged houses dahil sa lindol noong Hulyo. Napuruhan din ang maraming struktura sa Ilocos Norte nang tumama ang lindol noong October 25 ng nakaraang taon. Nagkabitak-bitak ang mga gusali tulad ng paaralan, bahay, ospital, munisipyo at istasyon ng pulisya. Purchase kaagad ng mga construction materials para sa mga napinsala ng mga bahay. Nauna ng sinuri at ngayon pinag-aaralan ng NCCA ang cultural properties na nasira para sa rehabilitasyon. I think may ginagawa namang coordination with the Provincial Tourism Office para tugunan yung mga pinsala na dulot ng lindol. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV.